excited kasi siyempre love namin yung volleyball eh. So bilang isang sa amin mga volleyball ano player, maganda na babalik pagkabalik ng Spikers Turf tapos makakapaglaro kami na meron kaming team na ano, then yun ginuo namin yung team to prepare para sa Spikers Turf. Oh, and sorry. And Jack, no, ikaw best libero in the NCAA, you played in the national team also. Kamusta naman yung preparation niyo? 3 years na walang volleyball. Ang hirap mag-extra work ng walang ibang kasama eh. Pag basketball, pwede ka mag-dribble mag-isa. But for volleyball, how was the preparation, Jack? Una siguro sa amin kasi bago yung team namin, yung bawat isa sa amin, pinag-aralan namin yung bawat isa, yung kilala namin yung bawat isa. Tsaka yung team namin, bago nga yun, dapat talagang sa umpisa, kailangan kilalaan yung bawat isa. Yeah. Joven, pa-scouting report naman sa team ninyo. Kasi grabe, there's a lot of national team talent in the group. Grabe yung potential ninyo. How would you describe yung grupo nyo, yung samahan ninyo? So sa ngayon, yun nga, sa halos sa lahat ng national team, yun, siguro composure na lang at saka chemistry yung gagawin namin sa team. Tsaka yung bawat game namin, so yung adjustment lagi, di ba? Kasi individually, may skills, mataas yung level. So, yun nga, yung buuhin na lang yung anim, hindi yung individually. Tapos may import level player pa kayo, si Josh. Oo. Josh, siyempre, you remember that you went out to go to Bahrain. And then, of course, coming back here, I don't think we've gotten a chance to talk to you since yung trip mo sa Bahrain. And yung development mo since then. How did that change you, yung trip na yun? At siyempre, anong may babalik mo dito sa Spikers Turf? Siguro sa Bahrain, sobrang laki ng experience sa exposure ko din. Kasi, iba yun eh, ibang level yun eh. Kumbaga international din sa akin. Saka mataas na liga yung napaglaruan ko. Kumbaga ba, class 1 sa akin akong tawagin. So yun, parang, nag-enjoy ako sa Bahrain talagang. Pag-uwi ko ng Pinas, sobrang nadala ko siya na as experience ko sa paglaro. Kasi mag-isa lang ako pumunta ng Bahrain. Sobrang hirap mag-adjust din, lalo na yung negative R natin sa akin, yung malayo. So yun, parang in-adapt ko lang siya hanggang yung mga natutunan ko sa Bahrain. Dinawa ko dito sa akin sa paglalaro ko ngayon. And Greg, ikaw yung team captain ng team na to. No? Kamusta naman yung pagiging leader mo dito, trying to lead your team in a new season dito sa Spikers Turf? Masaya naman. Tapos ang ano lang is yung challenge siya. Challenge siya siyempre. Yung mga teammates ko, mga national team, mga ganyan ba. Tapos kumbaga yung na-adjust ko rin yung sarili ko kung paano ma-adapt yung bawat isa. O iba-iba kasi sila eh. Kasi iba-iba. Skills kasi, skills kasi meron na eh. Yeah. Yung ano lang, yung kung paano mag-gel yung as a team talaga. Maglaro ng isa. Isa lang yung laro talaga. Jack, yung record yun ngayon, 1-1. And syempre, despite on paper, grabe yung talent level ninyo. Ano mo sasabi mo sa level of competition sa Spikers Turf? Sobrang nakaka-ano talaga ang Spikers Turf ngayon. Lahat ng team malalakas. Talagang pinag-aandaan din namin bawat team, ang kalaban namin. Talagang todo viewing kami sa bawat game, mga kalaban para makuha namin yung mga play nila. And Josh, last time, no, you had 22 points in the last game, no? But leading into the next game, ano yung mga preparations niyo, magiging adjustments niyo to try and get another win for your team? Siguro kami sa team namin yun. Lalas kami sa mga kung anong pagkakamali ng previous game namin. Mag-adjust kami agad. Saka move on na agad kasi tapos na yun, nangyari na. Talagang may nangyayari talagang ganun na nakadalawang set na kayo. Tapos nakatalo pa ng ulit. Talagang nangyayari. So adjust na lang din. Compose ulit. Compose pa rin hanggang dulo pa rin. Hanggang makuha namin yung sarili namin bawat isa sa team talaga na mag-gel kami. Kasi ako, as bago ako sa Navy, parang 1 month pa lang ako nag-training sa kanila. So parang, yung commitment ko talaga din sa kanila kahit nahirap. Pero doon pa rin yung commitment ko para sa team. Joven, looking at yung team ninyo, yung competition ninyo, syempre with a 1-1 record, there's still a chance na pwedeng mahaba yung campaign ninyo dito. Medyo short kasi yung tournament natin. Sa palagay mo ba, ano yung ceiling ng grupo na to? Siguro yung hard work ng team namin sa every training na ginagawa namin siguro.
Tsaka yung adjustment every game siguro yung siguro madadala namin na masin namin na sa mga susunod na laro pa namin is pag-igihan at saka ipapanalo. So mag-i-improve, mag-i-improve. Yes. We'll That's see. The goal all the time. Oh.